So for today's video guys, kamusta kayo? So panibagong video and panibagong trick na naman yung ituturo ko sa inyo. So napaka basic lang ng gagawin natin and ituturo ko sa inyo na trick. And talagang makakatulong sa inyo to para bumilis talaga yung mga cellphone nyo and especially ang nilalaro nyong online games. And bago ko lang din tong nalaman na trick guys and napaka-effective nitong application na nakita ko and makakatulong talaga sa inyo to kapag gumagamit kayo ng mga low-end device and entry-level phone. So, umpisa na natin. So, una natin gagawin is i-download nyo to guys, itong file na to, Game Toner. So, basically guys, itong Game Toner is isa siyang game booster ng ating mga cellphone pero hindi siya masyadong kilala and hindi siya masyadong ginagamit and napaka underrated nito and napaka hindi siya kilala pero yung mga features niya and yung mga settings niya is sobrang advanced and kakaiba talaga na makakatulong sa mga cellphone nyo para mas ma-enhance and mas stabilize yung performance nung phone nyo, especially kapag naglalaro talaga kayo ng mga online games. So, sabihin na natin na-install na natin yung Game Toner, guys. And, ayan, sabihin, pagka-install nyo ng Game Toner, diba yan, nandyan kayo sa description niya. Tapos, kailangan nyo ng Z-Archiver, guys, para ma-open yung file na yun. Kasi, extracted yung file na yun, guys, eh. So, lalagay ko na rin siguro yung link nitong Z-Archiver dun sa description para madali nyo lang ma-set off yung bawat file. So, ayan, di ba nandiyan tayo sa Game Toner? Then, i-install natin siya. Di ba nag-iingi ng password, guys? Then, yung password, guys, isasabihin ko na. So, ayan yung password para hindi na kayo mahirapan and sa mga viewers na laging nanonood dyan. And maraming salamat sa inyo sa support nyo. And yan, dahil sa suporta nyo araw-araw sa akin is taghanap ako lagi ng mga content na makakatulong sa inyo para mapagaan yung paglalaro nyo ng mga cellphone nyo and online games. And yan, di ko na kayo pinahirapan guys. Ano yung password? HTG. Then, di ko na siya i-install dahil na-install ko na siya guys. So, ito yung application guys. And ayan, Game Toner. So, pagka-install yun dyan, guys, diba, ayan yung interface. Ayan yung interface niya. Pag-open nyo yan, guys, huwag nyo muna i-set up o galawin yung Game Toner. May gagawin pa tayong trick na kakaiba para mas ma-enhance natin yung and ma-ano natin ba. Kumbaga, magamit natin na sobra-sobra yung game booster na yun. So, napunta kayo dito sa About Phone, tapos Baseband Kernel. Ayan, tapos yung build number, guys, pindutin nyo ito ng 10 beses dahil kailangan nating papalabas yung developer options cellphone natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ayan, 6 lang pala. Ayan. So, yun, guys, tandaan nyo yung ginawa ko. So, kung mabilis yung ginawa ko kanina, is pwede nyo naman siyang i-back forward yung video. So, pwede nyo search na lang dito yung developer option. Pero, ipapakita ko sa inyo saan may kita yung developer option. Nandito lang siya sa additional settings. Ayan. Tapos, ito niya developer option. Ayan. Pagpunta natin dyan, click nyo yan. Hanapin natin yung... ito. Enable GPU debug layers. Kailangan na on din yan. Tapos, itong graphics driver preference naman. Itong dalawa lang yung gagalawin natin dito sa developer option. Ito yung pinaka-importante natin na kailangan i-on and babaguhin natin and i-set up natin na mabuti. So, pagpunta natin dito sa graphics driver preference, hanapin nyo yung ano. Ito muna hanapin natin. Sige, ito na agad. Game Toner. Ayan, game tuner natin na in-install and lagay nyo siya sa system graphics driver. Pero, dito sa gagawin natin is, depende pa rin yan sa phone nyo eh. Kayo dapat yung magtimple.
kung ano ba yung mas mabilis sa default or system graphics. Pero isiset ko siya sa system graphics kasi experience ko na mas mabilis tong system graphics kapag dito ko siya ginamit. Sanapin nyo yung ano. Yung lahat ng games nyo guys, sanapin nyo. Kailangan nyo rin siyang iset dun sa system graphics. So, ito yan. Mobile Legends. Naka-system graphics driver na siya. Set nyo lang dyan. Set nyo lang siya dun guys. Tapos pagtapos nun, punta kayo dito sa game tuner. Yan. Dito. Ito naman yung susunod nating ayusin at babaguhin natin yung interface. So, una, diba, nandito kayo sa boost. And, add muna kayo ng game. Ayan, bahala kayo mag-add ng mga game nyo dyan. Add kayo ng game nyo dyan. Ayan. Then, pwede nyo i-enable yung boost. I-enable nyo yan. I-auto boost natin. Kung gusto nyo laruin na games. Halimbawa, ito. Saan na yun? Mobile Legends, yan. Pati enable. Yan, dumabas guys, auto enable na. Then, manood lang mabuti guys, marami pa tayong babaguhin. Tapos ito naman, power boost. Yan. Start nyo lang. Yan, tayo nyo lang. Then, pagkatapos yung mga power boost, sunod natin dito sa tool. Yan, kailangan naka-on to guys. Kasi itong network, dito, pwede kayong mag-block dito ng mga ano nyo. Ng mga tumatakbo nyo na ano, background app na nakakonekta dun sa network nyo, sa data nyo, sa internet nyo, lahat-lahat. So, yan, pwede nyo i-block yan guys. Four stop nyo. Pag may block nyo guys, four stop nyo lang. Ayan. Ayan. Ayan, mawawala na siya dun. Tapos ito, pwede nyo rin yung child locker. Tapos ito guys, napakadaming features nito. Game protect mode. Ito, pinaka-advanced talaga to na nakita ko dito sa game booster na to. Kasi wala nito sa ibang game booster guys eh. Yan, kailangan nyo i-on nyo ito, i-on nyo muna yan. Tapos ito, auto kill up which hold too much network. Kailangan naka-on din yan, low ping network. Tapos battery saving mode, alam nyo naman yan kung ano yan, diba, nakakapag-save ng ano, battery pa. Diba, saan na kayo makakita ng ganun guys? Battery saver na up pa. Tapos cooldown ba guys, nire-reduce nyo yung pag-init ng phone nyo sa mga cellphone nyo. Gamit lang ng application na to. Then ito guys, kung naglalaro kayo ng Free Fire lag, ayan, meron siyang ano eh, sariling configuration settings ng Free Fire na nilalaro nyo. So, yun lang guys, tapos ito, media center, iba na yan. Tapos nandito guys naman sa Explore, pwede kayong mag-explore dito ng mga games na trending na nilalaro nyo worldwide. Nilalaro ng mga ibang tao worldwide, may kita nyo dyan. So, yun lang naman guys. Ganun lang siya kadali. And step by step ko na itinuro sa inyo kung paano siya gamitin. Diba? So, yun. Pwede na kami maglaro ng mga online games nyo. Mobile Legends, COD, and Wild Rift. So, yun nga guys. Siguro hanggang dito na lang. Once again guys, ako nga pala si SirNGBH. Huwag mo kalimutan mag-like and subscribe sa aking channel. And i-click mo na rin yung bell para lagi kang updated pag may upload ako na video. So hanggang dito na lang guys, kita it sa next video. And panoorin niyo yung previous video ko guys na dalawa. So and comment down below guys kung ano yung mga gusto nyong gawin ko pa sa mga susunod kong content. So yun lang.